Magandang araw, mga bata! Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa bago nating aralin ngayon? Ngayong araw, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa populasyon ng mga pamayanan sa sariling lungsod. Meron din tayong layunin sa ating aralin ngayon. Ang una ay na ilalarawan ang populasyon ng iba't ibang pamayanan sa sariling lungsod gamit ang bar graph. At ang pangalawa ay na paghahambing ang mga populasyon ng iba't ibang pamayanan sa sariling lungsod. Excited na ba kayong matuto, mga bata? Tara, halina't simulan na natin ito. Pero bago ang lahat, ay babalikan muna natin ang ating pinag-aralan ng mga nakaraang araw. Naaalala ba ninyo ang napag-aralan natin tungkol sa paggamit ng compass rose at ang pangunahing direksyon? Hilaga? Ang silangan, timog, at kanluran. Magaling, mga bata! Sinasabi na ang compass rose ay ginagamit na pananda upang ipakita ang cardinal na direksyon o pangunahing direksyon. Bilang pagbabalik-aral, sagutan natin ang aking inihandang pagsasanay. Suriin ang mapa ng pambansang punong rehiyon o National Capital Region at hanapin ang lungsod ng Parañaque. Tukuyin ang direksyon ng mga sumusunod na mga lugar na nakapalibot sa lungsod ng Parañaque. Pasay, Manila Bay, Taguig, at Muntinlupa. Sa anong direksyon kaya natin ilalagay ang Pasay, Manila Bay, Taguig, at Muntinlupa? Ngayon naman, titingnan natin kung tama ang ating mga sagot. Sa hilaga, makikita ang lungsod ng Pasay. Sa silangan naman, makikita natin ang Taguig. At sa timog naman, makikita natin ang lungsod ng Muntinlupa. Sa kanluran, makikita naman natin ang Manila Bay kung saan lumulubog ang ating araw. Ganyan din ba ang inyong sagot, mga bata? Ngayon naman, dadako na tayo sa ating bagong aralin. Pagmasdan ninyo ng mabuti ang larawang ito. Nakakita na ba kayo ng ganitong pangyayari? O ganito rin ba karami ang mga taong naninirahan sa inyong lugar? Sa araling ito, ilalarawan natin at paghahambingin ang mga populasyon sa mga pamayanan ng ating sariling lungsod. Ano nga ba ang populasyon? Pag sinabing populasyon, ito ay tumutukoy sa bilang ng mga taong naninirahan sa iisang lugar o pook. Magkakaiba ang populasyon sa bawat lungsod o bayan. Merong malaking populasyon, at meron din namang maliit na populasyon.
Mahalagang maunawaan natin ang populasyon ng isang lugar upang malaman ang mga hakbang sa pagtugon sa mga suliraning maaring idulot nito. Maaari ring maging batayan ito sa pagpapatupad ng mga programang naaangkop sa isang pamayanan. Suriin natin ang aking inihandang talahanayan. Ito ay ang populasyon ng mga barangay sa lungsod ng Parañaque. Sa talahanayan, makikita ang populasyon ng 16 na barangay sa lungsod ng Parañaque sa taong 2015. Tinatayang nasa 665,822 ang kabuuang bilang ng populasyon ng ating 5 lungsod. Nakita mo ba ang populasyon ng inyong barangay? Ano ang masasabi mo rito? Isang magandang paglalarawan ng katangian, ng pagkakaiba at pagkakapareho ng mga populasyon ng mga lugar ay ang paggamit ng bar graph. Ano nga ba ang bar graph, mga bata? Ang bar graph ay isa lamang uri ng graph na nagpapakita ng dami ng mga tao sa iba't ibang pamayanan. Ang bar graph din ay ginagamit sa paghahambing o pagpapakita ng kalakaran ng sukat. Mas madaling maunawaan ang mga detalye o impormasyon na nais ipinakikita ng isang datos. Maraming impormasyon ang makukuha tungkol sa populasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng bar graph. Suriin natin ang bar graph sa ibaba. Ipinapakita rito ang populasyon ng ilan sa mga barangay ng lungsod ng Parañaque. BF Homes, San Antonio, San Isidro, Santo Niño, at Vitales. Anong barangay ang may pinakamalaking populasyon? Ang tamang sagot ay BF Homes. Magaling, mga bata! Anong barangay naman ang may pinakamaliit na populasyon? Ang tamang sagot ay Vitales. Tama ulit kayo, mga bata. Ayon sa bar graph, ang barangay BF Homes ang may pinakamalaking populasyon ng ating lungsod. Ang barangay Vitales naman ang may pinakamaliit na populasyon. Kung paghahambingin naman natin ang mga barangay ng San Antonio at barangay San Isidro, alin sa dalawang barangay ang higit na mas malaki ang populasyon? Ang tamang sagot ay San Isidro. Mahusay, mga bata! Naintindihan na ba ninyo ang ating pinag-aralan, mga bata?
para sa ating pagsasanay sa aralin natin ngayon, gawin natin itong aking inihanda. Gamitin ang mga datos tungkol sa populasyon ng mga barangay ng lungsod ng Parañaque upang masagutan ang mga sumusunod na katanungan. Baclaran, Don Galo, La Huerta, San Junicio, Santo Niño, Tambo, BF Homes, Don Bosco, Marcelo Green, Merville, Moonwalk, San Antonio, San Isidro, San Martin de Porres, San Valley, at Vitales. Tingnan din natin ang aking inihandang bar graph. Suriin ng mabuti at tandaan ang mga detalye na nakalagay sa bar graph. Ang tanong, ilang barangay ang bumubuon sa lungsod ng Parañaque? Pangalawa, ayon sa graph, anong barangay ang pangalawa sa pinakamalaking populasyon sa lungsod ng Parañaque? Pangatlo, anong barangay naman ang may pinakamaliit na populasyon sa lungsod ng Parañaque? Pang-apat, anong barangay ang may kabuuang populasyon na 48,913? At ang panglimang tanong ay, kung paghahambingin ang populasyon ng Moonwalk at San Junicio, aling barangay ang may mas malaking populasyon? Ngayon naman, i-check natin ang ating mga sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay 16 o 16. Sa pangalawa naman, ang tamang sagot ay San Isidro. Sa pangatlong tanong naman, ang tamang sagot ay Vitales. Pang-apat na tanong, ang tamang sagot ay San Valley. At ang panglima, ang tamang sagot naman ay Moonwalk. Tama ba lahat ng inyong sagot, mga bata? Mahusay! Tandaan natin ito, mga bata. Ang populasyon ay ang bilang o dami ng mga taong naninirahan sa isang lugar o pook. Ang bar graph ay isang grapikong representasyon na ginagamit sa paglalarawan ng isang datos upang mas madaling maunawaan ang nilalaman nito. Bawat pamayanan, barangay, bayan, lungsod o lalawigan ay may kanya-kanyang bilang ng mga taong naninirahan o populasyon. Ang mga tao na bumubuo sa populasyon ay malaki ang maitutulong upang mapabuti ang sariling pamayanan. Ginagamit ang mga mapa ng populasyon sa pagtukoy ng bilang ng mga taong naninirahan sa bawat pamayanan at paghahambing ng populasyon ng mga tao. Handa na ba kayong magsagot sa ating pasulit, mga bata? Suriin ang bar graph, sagutan ang mga sumusunod na katanungan, at isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Number 1, ano ang pamagat ng bar graph? A. Populasyon ng babae at lalaki sa lungsod ng Parañaque. B. Populasyon ng bata at matanda sa lungsod ng Parañaque. C. Populasyon ng mga manggagawang babae sa lungsod ng Parañaque. Pangalawa,
ilang barangay ang ipinapakita sa bar graph? A. 6 B. 3 C. 4 Pangatlo, anong barangay ang may pinakamalaking bilang ng mga babae? A. Merville B. San Valley C. San Dionisio Pang-apat na tanong, anong barangay ang may pinakamaliit na bilang ng mga lalaki? A. Merville B. San Valley At letter C. San Dionisio Panglimang tanong, batay sa mga napag-aralan tungkol sa populasyon, alin sa mga sumusunod na pahayag ang wasto? A. Ang populasyon ng isang pamayanan ay maaaring malaki o maliit? B. Ang populasyon ng isang pamayanan ay hindi nagbabago? At letter C, ang populasyon ng isang pamayanan ay laging magkakapareho. Titingnan naman natin kung tama ang ating mga sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay letter A. Ang tamang sagot sa number 2 naman ay letter C, 4. Pangatlo, ang tamang sagot ay letter C, San Dionisio. Sa pang-apat na tanong naman, ang tamang sagot ay letter A, Merville. At ang pang-lima naman, ang tamang sagot ay letter A. Ang populasyon ng isang pamayanan ay maaaring malaki o maliit. Tama ba lahat ng inyong sagot, mga bata? Magaling, mga bata! Mukhang alam na ninyo ang ating pinag-aralan ngayon. Naway marami kayong natutunan kay teacher at nag-e-enjoy kayo sa ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata at hanggang sa muli nating aralin. Paalam!